it's me again, your dear Joey, always here to listen to your story. And although I may not have advice to say, I will always have a song to brighten your day. Kumusta kayong lahat dyan? I hope everyone's doing okay. I know that we're still in the thick of this pandemic, but I hope na sa pamamagitan ng Dear Joey, madulutan ko kayo ng kahit sandaling kaligayahan with people sharing our stories, people sharing their own challenges. Sana malaman ninyo na hindi kayo nag-iisa, and we're all in this together. Our letter writer for today is 17 years old, and yes, this is your letter, Rome or Romeline. It's a very long letter, so I'm going to be reading excerpts from it. Hi, my name is Romeline, 17 years old, and I think I badly need your advice right now because I don't know what to do. 5 years ago when I got sick, every week nasa hospital ako para mag-check up. Alam niyo po ba yung pakiramdam na mas always present ka sa hospital than school? I just wanted to school every day, but I couldn't because of pneumonia. Every week akong nilalagnat, mga 2 to 3 times a week. Gusto kong pumasok sa school para makapagtapos ng aral. Anyway, he goes on to say that he started doing fan zooms and with his idol Don Zulueta, and Don's really blessed him, not only with her kindness but with new fan friends. And until now, I'm still thankful to God because He introduced me, my happiness. 2 years ago, when my doctor said that I have hypokalemia, at first wala akong reaction, like nagulat ako. What kasi nalito ako kung ano ba yung ibig sabihin dun sakit na yon. And the doctor gave me medicines, ang dami at ang lalaki. Kinabahan nga ako kasi naisip ko na malulunoko ba ito. Pag-uwi namin ng mama ko sa bahay, nag-research po ako ng hypokalemia at umiyak ako nang nalaman ko ang ibig sabihin nun. Pero pinigilan ko ang paghihikbi kasi ayoko nang makita ako ng pamilya ko na mahina. Thanks to God, naubos at nakaya kong gamot. Akala ko wala nang susunod pang gamot. Akala ko hindi tuloy-tuloy, pero umabot sa point na napagod na ang mga magulang ko sa gastos. Umabot na din sa point na hindi ako makainom ng gamot. Hanggang sa lumalabas na ang symptoms ng sakit ko. Masakit kapag inaatake ako. Pero mas masakit yung walang nakakaalam sa tuwing mangyayari yon. Mag-isa ako, nakahiga sa kama at umiiyak at hindi magalaw-galaw ang buong katawan ko. Wala akong magawa kundi umiyak. Imagine that point na nang luha ang mukha pero hindi mo mapunasan. Kasi nga, ni hindi ko magalaw, hindi ka makagalaw dahil namamanhid yung buong ikaw. Ang sakit-sakit, wala akong magawa para pigilan yun, kundi ang maghintay na humupa ang pagkamanhid. Punas luha, ngiti, ng pilit at humaharap sa mga tao nang parang walang nangyari. So he goes on to say that he continued to go on Facebook and Instagram for help because he couldn't take the pain anymore, and gathered enough strength to ask for help. At tulungan siya ng maraming ibang celebrities like Miss Dawn Zulueta, Maris Ricketts, Alma Concepcion, Ann Feo, Sandy Andolong, at lahat tumulong sa kanya, all of his idols. Also, he had a co-fan who was close to him na tumulong din sa kanya. So, nakahanap din siya ng tulong sa mga co-fans niya sa online. And not only help with medicines, but emotional support. But this is the part that's really sad. My parents hate me simula na naging pabigat ako sa kanila. My mother, my father, and my siblings. Kahit hindi sila nila sabihin na galit sila sa akin, nararamdaman ko pa rin the way they talk to me. I wanted to ask my parents kung bakit
ang sumasama na ng trato nila sa akin, pero I never did. I still choose to stay silent. Masakit, manahimik, I swear. Pero wala akong magawa kasi anak lamang naman nila ako. Every night I cry, silently talking to God and asking Him. Sabi ko sa kanya, bakit naman ganito nangyari sa buhay ko? Hindi pa talaga pwedeng sumaya? Bakit ganon ang pagtrato ng pamilya ko sa akin? Yung mama ko, pinagchichismis ako na useless ako, at yung papa ko naman, hinuhusgahan ako na hindi raw ako makapagtapos ng pag-aaral at baka daw mabuntis ako ng maaga. Bakit ganon? Magulang ko ba sila? Sila ang dapat magmahal, magprotekta, at magpasaya sa akin, pero bakit ganon sila? Bakit ang sama-sama nila pagdating sa akin? Anak ba talaga nila ako? Ang dami pong tanong, pero kahit ni isang walang sagot. Until now, my hypokalemia is still there. Inaatake pa rin ako at walang nakakaalam. Dumadagdag pa ang anxiety siguro dahil palagi kasi ako umiiyak. Masakit mabuhay na para nag-iisa ka lang kahit nandiyan naman sila. Umabot pa po sa point that I tried to kill myself 10 times, but it didn't work. I just hope one day my parents will love me at ituring nila akong anak. I hope one day I'll be okay. I can't even begin to imagine Rome. Hindi ko ma-imagine yung pinagdadaanan mo. Hindi lang yung sakit mo. Pero yung loneliness na nararamdaman mo at yung nararanasan mong pagiging kulong at nasa dilim, parang kulong na kulong ka sa dilim. It is hard for me to listen to stories like this, but I know in my heart na hindi ka papabayaan ng Diyos, Rome. Hindi ko alam kung papaano, hindi ko alam kung kailan, at hindi ko rin alam kung anong paraan. Pero ang alam ko lang, may kasabihan na hindi natutulog ang Diyos. At naniniwala ako dyan. At naniniwala rin ako na sa kalagitnaan ng ating paghihirap, nandyan siya. So, I found this song, which is actually a love song. Love song ito. Na siguro pwedeng kantahin ng isang nagmamahal sa'yo, isang lalaking nagmamahal sa'yo. Pero, nung binasa ko yung mga letra, parang narinig ko rin itong mga salitang ito na nanggagaling sa Panginoon. The lyrics are for a typical love song, but when I read through the lyrics, somehow in my heart I felt like it was God saying these words to you, to us. And that's why I chose this song for you, Romeline. I hope you like it. Words, nothing but words for me to show how much my love for you unfolds. Troubles and fears, this love feels so real. And I need you to know, even though we're far apart, you're right beside me in my heart. Don't you know, my love,
time to make up your mind. I'll give you all that you need. I want you to know I'll never let go. Naibigan mo yung song na yon. I hope you like the song. And like the song says, my love is here for you. And I know that those are the words God is saying to you right now. And if you just keep hoping and keep believing, and hindi lang umasa sa tulong ng iba dito, kung hindi buong pusong umasa sa tulong ng Panginoon at sumuko sa Kanya at sa paniniwalang tutulungan Kanya, alam ko na magbabago ang lahat. I hope you enjoyed that. And para sa inyo na nakikinig, who might also be going through some time of darkness or moments of doubt, I just want to remind you that even if we cannot depend on other people, I promise you will always be able to depend on God. If you abide in Him, if you believe in Him, and if you completely surrender to Him and trust Him. Ay, malungkot ang ating mga storya, pero alam mo, parang naliligayahan din ako na nandito tayo para sa isa't isa, maski na magkalayo tayo. So hopefully, this short episode of Dear Joey brought Romlyn or maybe one other person out there a little glimpse of hope. Kulang na naman po ang ating oras, pero kulang man sa atin itong sandali. Alam ko na tayo'y magkikita muli dito po sa Dear Joey. So, until the next time, and until you write me again, don't forget ha, writedearjoey@gmail.com. That's WRITE Dear Joey at gmail.com. Stay safe, stay home, stay happy, and most importantly, stay tuned to Dear Joey. Bye for now!